Asan kayo? Saan ka? Dara-daretso ba kayo? Anong ba si ano? Tumong ba si Sir? Si ano? Si Kay Roy? Sige, sige. Ha? Hindi ko nga napansin eh. Anong nangyari? Doon tayo pupunta mamaya. Magandang panonood po sa lahat. Ang biyahe namin ngayon ay sa may Banawe, Sagada at Baguio. Kukunin namin ito ng 3 araw at 2 gabi. Time check, alas 12 ng hating gabi. Umalis kami sa may Tondo ng alas 11 at kasalukuyang binabaybay namin itong MacArthur Highway. Kasabay ang naglalaki ang mga truck at maraming mga riders. Maligayang pagdating San Miguel, Bulacan. Ang daming riders sa tabi-tabi oh. Siguro may mga inaantay na mga kasama to or tamang breakfast muna. San kaya biyahe nila? At marami na namang riders ang nag-stop over dito sa may tabi. Yung iba para magpahinga at kumain siguro. Yan, mas marami dito kasi nandito tayo sa arko ng Nueva Ecija. So picture-picture siguro sila. Ganito po ang takbuhan namin habang binabaybay namin itong napakagandang kalsada ng Nueva Ecija. 90, 100, 105. Yan, nakakatakot nga lang. Itong video na ito eh, si Master Loloy po itong nagmamaneho nitong motor niya. Papasok na kami nito ng Muñoz, Nueva Ecija. Time check, 3:05 AM. Umalis kami ng Tondo ng 11 PM. Nakaka 145 kilometers na kami. Nandito kami sa may San Jose, Nueva Ecija. Balik kasama pala namin si Hernan. Siya si Hernan, no? Kaibigan ni Master Loloy. Siya si Master Loloy. So, medyo mabilis ang mga biyahe namin. Takbuhang 90, 100. And inantok si Mrs. kaya nandito kami sa may 7-Eleven. San Jose. Hello. Asan kayo? Saan ka? Dara-daretso ba kayo? Hindi. Ano? Yung ha? Tumong ba si ano? Tumong ba si Sir? Si ano? Si Kay Roy? Sige, sige. Ha? Hindi ko nga napansin eh. Ang nangyari? Umoverte ka sa truck. May kasalubong. May kasalubong. Nasa likod ako. Pumreno siya. Tumama ako sa back. Nakita ko yung ano. Nakasunod sir, ako sa iyo. Bagsak kaya chain yung motor. So may blank motor. Sira yung side mirror. Dito pwede sa ganito. Mauna ka na sir. Ikaw na lumigod. Oo, ako na lumigod. Hindi, okay. Alalay na lang. Huwag na tayo muna mabilis. Oo. Maraming salamat sa Diyos sa 3 riders na ito na hindi nagdalawang isip na tulungan kami sa pagkakasemplang namin. Ano papalitan dito? Ito. Hanggang sa kabitan ng preno. Kaso bukas na ba ng ano yan? Sige, bali, sigurado may gawaan dyan. Alam ko na kung ano kailangan dyan, kuya. Para may ano mo yan. Hindi na yan. Dito na. Bar-end. Yung bar-end side mirror. Yung muna ang pansamantala mong solusyon dyan. Yung sa gilid? Oo. Yung ano na yan, Rasar? Oo, sa loob yan. Hanggang dito yan yun. Yan, so, papalitan ito. Papalitan mo dyan ito. Oo, ito yan. Hanggang dito. Time check, 5:45 AM. Nandito kami sa may boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. So kung makikita nyo,
Salamat, may Baisiha. Ibig sabihin, pag lumagpas kami dyan sa Arco na yan, nasa Nueva Vizcaya na kami. Sobrang lamig na dito. Mapag. Kasi nga, mataas tong lugar na to. Sa hindi inaasahang pangyayari, sumemplang kami ni Mrs. Ayun, sugat. Tsaka may gasgas dito. Yung tuhod ko, laki ng gasgas. Tapos yung kuko sa paa, parang matatanggal. Sobrang hapdi. Kasi darling ko, may sugat din sa paa. And maraming salamat sa Diyos at minor lang ang injury na. Ay, pre. Isip mo ako din, hapis ka. Ang hapdi nitong betadine na to, sobra? Hindi kasi ano yan, yung sa'yo. Ano, ganyan na lang. Binababa natin. Huwag mo siya didi na masakit. Maraming salamat sa Diyos at merong motor shop na maaga nagbukas. Mukhang madiskarte itong si Kuya kasi sabi niya gagawa niya ng paraan yung nasirang piyesa. Isa sa problema ko, naputol itong wire nitong cellphone holder ko na may charger. Ang dala namin power bank para lang sa cellphone ni Mrs. Kaya pag naglobat ako, yun lang ang problema. Hindi naman na kami pwedeng umatras kasi malayo na itong narating namin. Kaya kahit masakit ang mga sugat, tuloy ang biyahe. Pang-alis gutom, isang bulalo with matching buto ang in-order ni Master Loloy at Hernan. Ako, itong favorite kong igado. Yan. Kay darling ko naman, papaitan. Kain po tayo. At natapos na kami kumain dito sa May Just Restaurant. Sobrang sarap ng bulalo, sobrang sarap ng igado, sobrang sarap ng papaitan. So, walang halong bola yan. Talagang masarap. Sobrang panalo. Hindi ko alam bakit masasarap ang luto dito sa Cagayan Valley. Sold! Panalo! Yan. Biglang nag-overtake sa amin si Master Loloy. Ang dahilan pala ay malapit na kami sa Welcome Ifugao! Group naman, te. Banawe. So, welcome to Banawe! Bali, first time namin ni darling ko dito, saka ng nag-iisang tropa na kasama namin, si Loloy. Si Hernan kasi, kasamahan ni Loloy sa trabaho niya. First time namin nakasama. So, sobrang lamig ng klima dito kahit matindi sikat ng araw. Ramdam na ramdam mo yung lamig. And after dito, dun sa Banawe, doon kami mag-i-stay ng medyo matagal sa Banawe Rice Terraces. Picture-picture and mag-i-stay kami dun sa Bondok, banda dun. Medyo mahaba ang gagawin namin tayo.
May gas ka pa, Nan? Meron ka pa? Lahat pa yan? Ikaw? Ayaw nga pala, ipagas ka. Ilang kilometers pa ba? Bontok? Kaya pa yun. Alright, biyahe ulit. Walang katapusang kalsada. Ibang klase yung klima dito. Kahit gaano katindi ng sikat ng araw, eh ramdam na ramdam mo pa rin yung lamig. Parang hindi tumatalab yung sikat ng araw dito. Kanina habang nandun kami sa may tuktok, hindi maalis sa isip ko na paano kaya kung biglang mag-landslide? Paano kaya kung may mahulog na malalaking bato? Tapos eh matamaan kami or maipit kami. Kaya habang binabaybay namin yung mga bangin, hindi talaga ako tumitingin. Yung mata ko nakafocus talaga sa kalsada. Kaya kapag nakakita ako ng mga medyo residential o maraming tao, eh nababawasan yung kaba ko. After ng mahabang biyahe at mababangin na kalsada, narating namin ngayon itong Municipality of Bontok na pinaka-capital ng Mountain Province. Ano siya? Alam mo ang bayan ng ano, pero iba yung ambience niya, hindi parang normal na city, no? Malalaman mo talaga may kakaiba eh. Grabe, ang ganda nitong lugar na to. Kahit the oldest yung dating ng mga establishment, may something eh, parang naka-filter siya. Kala mo tumitingin ka lang sa mga videos online. Medyo maaga pa kaya dediretsuhin na namin ito hanggang Sagada and Lobet, doon na kami magpahinga.
Hindi mo napansin? Hindi mo ako eh. Tara. Yun nga, town proper, pero yung mga lunch nandito dito. Ha? Mga tutuluyan, tignan mo. I-zoom out mo yung ano mo. Meron pa-zoom in mo. Ano eh. Sa? Kasi di mo na alam kung fully booked na. Puro ang lunch nandito dito. O kaya yung mga transient. Tara, punta tayo sa ano siya sabi na... Oh, doon na lang tayo magtanong, baka may maka ano. Sir, magandang hapon po. Pwede magtanong? Yes, sir. Sir, saan ba marami dito mga ano, yung para matutuluyan ng mga hotel or ano? Wala na ba diyan? Dito pa marami sa dulo? Kunti lang dyan. Doon na lang sa sentro. Sa sentro po? Wala na? Ay, full na. Check mo na lang sa sentro. Sa sentro? Sa sentro mo na. Dito, sir. Sa okay, na. Salamat, sir. Salamat po. Ito ang day 2 ng ride namin dito sa may Mountain Province. Sa galing kami ng Banawe, tapos nagsagada kami kahapon. After sa sagada, dapat doon kami maghahanap ng matutuluyan. Ang problema, kailangan pala doon may reservation ka, lalo na ng ganitong holiday. Punong-punuan. So, naghiwalay kami ng tropa para maghanap. Ang problema, naglobat yung mga cellphone namin. Hindi kami makakontakt sa kanila. Tapos, nung lumabas kami ng Sagada, ang sabi nung sa gasolinahan, meron daw malapit na matutuluyan. Ito nga yung Mount Data or Mount Data Hotel. Yung sinasabing 1 hour na layo, eh, inabot kami ng almost 3 hours na biyahe. So, pagdating namin dito, mag-aalas 8 ng gabi, sobrang ginaw. And medyo mamahalin tong hotel na to. Yun. Since hindi ko na kayang mag-travel pa, kung pupunta kasi kami ng Baguio, abuti ng 95 kilometers pa. Since sobrang lamig, hindi ko na kayang bumiyahe dahil nga nadisgrasya kami, may mga sugat. Hindi na rin kami bumalik sa Sagada. So, ginrab na namin tong hotel na to. And sulit naman, napakaganda. Masarap din yung mga pagkain nila, yung breakfast. Doon tayo pupunta mamaya. Ganito.
kasalukuyang binabaybay namin itong Halsema Highway na tinaguri ang number 1 na pinakadelikadong daanan o kalsada sa buong Pilipinas. May haba itong 150 kilometers na talaga namang delikado kasi puro bangin ng mga madadaan na mong lugar. Dagdag ka naman, naging pangsyam ito sa pinakadelikadong daanan sa buong mundo noong 2013. Papanganib kasi yung ibang bahagi ng daanan, lalo na tuwing umuulan. Delikado kasi madalas ang landslide dito sa lugar na ito. Grabe, nakakatakot. Ayoko talaga tumingin sa gilid. Kaya nakafocus ako sa harapan. Mahirap na. Nandito kami ngayon sa Amgalaygay View Deck. Isa ito sa mataas na lugar dito sa Mountain Province. Actually, nung papunta kami dito, nakakatakot. Nalulula ako sa mga dinadaanan namin. Halos hindi niya ako makatingin eh. So, makikita niyo itong view dito. Kita mo yung view. Isa ito sa mataas na lugar. And nakakatakot ilabas yung cellphone ng lagpas sa sobrang ganda. Kitang-kita mo yung mga yung terraces. Parang mas maganda nga itong lugar na ito kumpara din sa pumunta kami sa Banawe Rise. Mas maganda yung view dito. Eh lalo siguro kapag natalimento ng maraming palay. Kitang-kita mo yung pagka-verde ng lugar. So mamaya pupunta kami sa highest point, mga 20 minutes away daw from here. Sabi nung kasama namin na si Loloy, pangalawa na lang yata ito sa highest point kasi meron daw na-discovering bago. Ito si Hernan na taga DOH. Kasama siya ni Master Loloy. Master Loloy! Ito ang researcher namin, ting bumabiyahe kami. Researcher? Panalo ba yan? Panalo, no? Ting babiyahe kami, siya na yung pinaka-tour guide namin. Lahat ng pwedeng pasyalan, pwedeng mapuntahan na lugar na magaganda. Si Loloy ang nagsasar. Itong lugar na to, sa kanya ko lang dinalaman to. Sabi ko sana mapuntahan na. Siyempre, ang darling ko. Yan, ang beautiful darling ko. Record ako simula nung malis tayo. Ito parte ba yung Aeroland to? Hindi sa ano? No? Sa pang biyayero lang. Yung pagbayo wala ka asahan eh, no? Hindi ko pa nag-side sa niya. Sa mga biyayero lang? Oo. Sa bayan wala ka asahan eh, no? Bawal ano dun? Walang kainan?
Lumabas na naman ang pagiging Girl Scout. Laging handa ng darling ko. Meron siyang baong portable na lutuan saka butane at luncheon meat. Medyo makakatipid na naman kami sa dinner namin dito sa loob ng Transient House sa May Baguio. Huwag na po tayong nangangaliwa. Baka bata anay. Isang po, magbakita ka na. Wala tayong mahintuan! Talay na! Isabel, ay nasa baba na tayo. La Union na to. Hindi naman nakakatakot yung ano, wala naman masyado. Magbabagyo ka pala dito pala pinaka... Kasi dito ba naman sila rekrek? Yung sasabi niyang... Pag nag-cross ka sa kabiladaan, talagang bangin. Ha? Pag sa Marcos? Bakbakang bawal ang ano dito. Ha? Bawal ang mga bus dito. Ewan ko lang. Laon niya na tayo ito. Kasama kami Girl Scout.